si John Park ay naghahanda para mag-deliver ng tubig sa malaking tindahan. Habang naglalakad siya ay may nakita siyang barya at nakita din ito ng batang babae. Nagkatinginan sila at mabilis na inapakan ni John ang barya, sinabi ng bata na siya ang unang nakakita sa barya at sinabi din ni John na nahulog niya ito. Nagpustahan sila kung tail ba o head, pinili ni John ang head at tail naman sa bata, inalis ni John ang kanyang paa at tail ang nasa taas kaya panalo ang bata, agad na kinuha ng bata ang barya pero hinawakan ni John ang kamay ng bata ngunit umaray ito, tinignan ni John ang kamay ng bata at nakita niyang may bali ang hinliliit nito, nakita ni John ang isang bata na kumakain ng ice cream, kinuha niya ito at kinain para makuha niya ang stick nito. Inilagay niya ang stick sa kamay ng bata at naghanap ng tali, agad niyang kinuha ang tali ng buhok ng bata saka itinali ito sa kanyang daliri, sinabihan niya ang bata na pumunta sa klinik para ipagamot ito, dumating ang tatay ng bata at tinawag, agad siyang lumapit sa ama at Domila kay John bago umalis. Nasa hospital ang mag-ama para ipagamot ang daliri ng batang babae, sinabihan sila ng doktor na kailangan nila itong IPA x-ray, sinabihan sila na sundan ng kulay azul na linya sa sahig para marating nila ang x-ray department. Nasa hospital din si John para mag-deliver ng tubig at nakita niya ang mag-ama, tinawag niya ang bata saka kinumusta, napansin ni John na masama ang pakiramdam ng lalaki kaya tinanong niya ito. Pakikiramdaman sana ni John ang dibdib ng lalaki pero hinawi niya ang kamay nito at sinabing ayos lang siya kaya nagtanong na lang siya kung saan sila pupunta at sumabay na siya sa kanila. Nang marating nila ang x-ray department ay sinabihan ni John ang lalaki na magpatingin na rin. Maraming pasyente kaya hindi agad na asikaso ang mag-ama, nahihirapan na rin huminga ang ama ng bata, humingi siya ng tulong ngunit walang pumapansin sa kanya kaya siya sumigaw, nakita din ni John na walang lumalapit sa kanila. Sumigaw ulit ang bata kaya linapitan siya ni Dr. O saka siya tinanong, sinabi ng bata na nahihirapan huminga ang kanyang ama, agad tinignan ng doktor ang lalaki pero hindi niya alam kung anong sanhi, lumapit si John at sinabing pakinggan ang puso nito. Sinabihan sila ni Dr. O na magpa-x-ray, at sinamahan na rin sila ni John, habang nasa elevator ay biglang nawala ng malay ang lalaki, habang papunta sila sa x-ray ay tumigil na rin ang kanyang pulso at pinahiga siya sa sahig. Nataranta ang doktor na kasama nila kaya hindi alam kung ano ang gagawin, agad siyang tinulungan ni John para bumalik ang pagtibok ng pulso niya, dinala ang lalaki sa operating room para maoperahan, kailangang maoperahan agad ang lalaki pero busy lahat ang mga doktor sa pag-oopera. Tinanong ng batang babae si John kung kaya niyang pagalingin ang kanyang ama, sinabi ni John na doktor nga siya pero hindi siya pwedeng mag-opera dito, at sinabi din ni John na mahal ang kanyang serbisyo, kinuha ng bata ang barya at binigay kay John, tinanong siya ng bata kung kulang pa ba iyon, sumagot naman si John na sapat na ito. Nagbihis si John bago pumasok sa operating room, hindi nila alam kung sino siya, pinigilan nila si John na huwag niyang ituloy ang operation, ngunit sinabi niya na mamamatay ang lalaki kung hindi siya agad maoperahan, bandang huli ay pumayag na rin sila. Habang pinapanood nila si John ay namangha sila sa galing niya, dumating si Dr. O at tinanong kung sino siya, sinabihan siya na ihinto ang operasyon ngunit sinabi ng isang nurse na hindi nila siya kilala pero mapagkakatiwalaan siya, agad na tumawag ng security si Dr. O, mabilis na natapos ni John ang operasyon saka siya nagmadaling umalis. Habang palabas si John dala ang galon ng tubig ay nakita siya ng mga security saka hinuli, sinabi ni Doktora O na ipapakulong siya, dumating si Dr. Joseph at kinausap siya bago siya pinakawalan, sinabi ni Dr. Joseph kay Doktora O na kung hindi dahil sa kanya ay baka namatayan sila ng pasyente at magmumukhang kulang ng doktor ang hospital nila. Naghahanap ang hospital ng mga bagong doktor, kinausap ni Dr. Moon si John na sumali sa team na binubuo niya para sa nalalapit na pag-oopera sa Prime Minister, pinakitaan ni Dr. Moon si John ng malaking halaga kaya ito napapayag. Nirekomenda ni Dr. Moon si John sa mga doktor, ipinakita muna ni Dr. Moon ang video habang nag-oopera si John at namangha sila sa galing niya. Pagkatapos ay tinawag si John para magpakilala sa kanila, tinanong nila kung saang school siya nagtapos, hindi agad sumagot si John at nag-isip. Sinabi ni John na nagtapos siya sa Pyongyang Medical School, nagulat ang lahat at nagtaka lalo na si Dr. Moon, marami ang tumutol na kunin siya at ayaw nilang makasama sa trabaho ang isang North Korean. Maraming salamat sa panonood mga Lodi.